alright, na i-take care of. So ngayon, you have to understand na hindi naman lahat ng mga bagay na yan ay talagang nakalaan agad, right away, kung ano man yung mga project na yan. It will be a timing, alright? So mag-antay na lang po kayo, mag-antay kayo. Eh kung sakali man naman na nakabenta ako ng property, okay, properties kung sakaling katulad sa Palawan, I mean, I am selling that for 80 million yung Liberty Park pension. Eh kung napalad naman po na may biglang nang sumulpot, tapos sabi niya, okay, I wanna buy that. Well, wala nang time problem. Hindi na rin ako mamamaliwas para sa akin. I'm still going to continue begging or asking for some help, donations, dahil meron akong ultimate goal dito. Okay, ultimate project, yun po yung Mystica Temple. And that Mystica Temple, pag ikinompare mo naman doon sa Golden Temple of India, magkano kaya ang magagastos? Yun, yun na lang. Tingnan nyo yung Golden Temple of India. Doon yung nalang ibasi kung magkano kayo magagastos ni Mystica na magkaroon din ng isang ganyan para lang matulungan ang mga kapwa niya. Okay? So, don't ever stop me kung sakali man na once I'm going to start, you know, my fundraising project, para yun po sa aking ultimate project, ultimate goal, ultimate mission. Alright? Para maisa ka to. Para na rin po kung ano yung mga naging visions ko about truth. Okay, this is not about religion. This is not about kung ano-ano man mga politics or whatever, because this is going to be for everybody. Para magkaroon tayo ng prosperity, magkaroon tayo ng love, affection, unity, you name it. Peacefulness most especially. Kasi once na may pera ka na, di ba? Once na tinatapunan na yun ng maraming pera coming from different countries, coming from different people, organizations, or everything, bakit pa tayo maghihingalo? Wala nang magugutom, wala nang walang bahay, wala nang mga ano. Kasi yun nga lang naman ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga criminals, because of money. Most especially, money. O kaya yung greed na titawag. Number one is greed. So, anong number one na cost ng greed? Money. Yun lang yun eh. Kung meron ng money, every time na pumupunta sa temple ngayon, just take a look at the Golden Temple of India. Doon na lang kayo magbase. Magkano'ng kinikita? Magkano yung tinatapon doon? Ganun. Ganun din ang gusto kong mangyari. Hindi nyo lang kasi naiintindihan kung bakit. Eh, itong pamamalimos ko ngayon, ito, sabihin nyo na lang na I'm just exercising. Exercise lang ito. Nagsasanay lang ako kung paano magsulitin. And obviously, it's working. Kasi, katulad nga kanina, nag-inquire si Tweety. Sabi niya, sis, pwede ba ganito na lang, kasi maliit lang kasi na bar ito, ganun ganyan. Eh, since naman na ako, may standard talent si tayo, di ba? Pagdating sa Maynila, 40 to 60,000, mga ganun ganyan. Pero, dahil sabi niya, okay, sister, pagbigyan mo naman ako, ganun. Ako, sabi ko, I mean, case-to-case basis. Diba? May mga friends ko minsan, nakikiusap mga ganong ganyan. So sabi ko, okay, fine yun. Kaya lang, kailang sunduin nyo ako. Dahil pag sinundun nyo ako, at least kahit papano, na-save ko kung magkano lang yung bibigay nila na talency ko. Eh kung ngayon, kung ako pa mismo, ha? Ako pa mismo ang nag-gas para sa akin, tapos natural, gagamitin ko yung car ko eh. Eh every time gumamit ka ng car, diba? Magkakaroon din ng defect yan or whatever, diba? Eh kung mag-hire ka nga kayo ng ano, magkano hire na yun? So, lahat na yan talagang magkanong value pag nag-hire ka. Ganun din. Or, sabi ko, kailangan hatid sundo na lang para huwag nyo na akong dagdagan ng panggas at para sa car. Ganun ganyan. Kahit nga ba sabihin natin na car ko yung ginamit ko. Pero, diba, may depreciation naman ng car ko kung sakali man kung ilan yung kilometers na tinakbo niya, di ba? Parang tao yan eh, di ba? The more na tumatakbo ka, the more din na napapagod ka rin or whatever, o kaya nagkakasakit ka rin or whatever. Kaya ganun din ang car, di ba? Nagkakaroon ng nararagrag, o kaya kumakarag-karag, o mga ganun. So, ngayon kung hindi nila naintindihan yun, well, nasa kanya na lang, nasa kanila naman yun eh. Sabi ko, pinagbibigyan ko na nga sila eh. Pumapayag na nga ako kung magkano lang ano. Eh, standard ko naman talaga na procedure, yung talagang magbigay sila ng sundo, hatid sundo. Kasi napakalayo po ako, General 3, at pagkatapos pupunta doon sa Maynila, o kay Quezon City, or even mas malayo kaysa doon. O, diba?
Eh, buti sana kung nandiyan lang sa tabi ko, nandiyan lang sa Dasmariñas, Bacoor, mga ganyan lang, o Tres Martires, that's fine. I mean, I can afford siguro yung gas. Eh, kung magkano yung kikitain ko, pagkatapos minus 2,000 yung gas ko, for example, kasi yung isang kotse ko naman, eh talagang humihigop yan ng ano, parang tubig, ng gasolina. So, I mean, tapos na ibawas pa doon sa talency ko, eh wala na talaga. O, diba? It doesn't mean na kung sakali makita nila na ang isang miska ay talagang sumagad na or whatever. Pero don't base on that. Diba? Nagkakataon lang talaga kung minsan ng isang tao ay nagiging broke. I mean, being broke is just temporary. And being poor is a state of mind. Kasi, once you are poor, iniisip mo, oh, poor naman ako, hayaan mo na lang, ganun ganyan. Hindi ganun eh. And once you're broke, of course, temporary lang because alam mo na temporary lang ito. And still, you are doing something para ma-survive mo at that time. But that doesn't mean talaga na yun ang gusto mo. Eh, yung mga poor talaga, yun na yung gusto nila eh. Just being poor, it's a state of mind eh. This is it, diba? Tanggapin na lang natin na nandito na tayo, but they're not doing something. Eh, me, I am doing something. Ano ba itong ginagawa ko? Ganito ba ang poor? Ang poor nandyan na lang na, wala na ako nakain. Wala na talaga. Parang si Juan Tabad na lang na, nakanganga na lang na. Hanggang sa bigla na lang may pupunta na lang, yun na yung kakainin niya, ganun yun. Yun ang ibig sabihin ng poor. Yung walang ginagawa ko para sarili. So hanggat nandito ako, gumagawa ko ng paraan para naman at least kahit papano, this is a job. Because I've been doing this for years already, di ba? 10 years already. I've been a motivational speaker, inspirational speaker, besides being an entertainer. Kahit trabaho ko ito. Kaya huwag niyong sabihin na hindi trabaho itong ginagawa ko. Hindi lang ako nagluluka-lukarat dito, nagsasalita-salita lang walang kabuluhan. I'm sure naman na marami rin kayong napupulot sa akin based on my experiences. Hindi ako gumagamit ng mga experiences ng iba, hindi ako gumagamit ng mga testimony ng iba. Dahil kung anong testimony ng iba, I don't care. That's their life. This is me, this is my life. This is what I wanna share. Kaya nagkataon lang talaga na marami akong may share because marami nang nangyari sa buhay ko. Ang lola nyo napakatanda na. As a matter of fact, I was 1968 ako pinanganak. Ilang taon na ako ngayon compared sa inyo. Tapos sasabihin nyo, mas okay pa kayo sa akin? Mas magaling pa kayo sa akin? Ano bang meron kayo kaysa sa akin? Ha? Anong meron kayo na sasabihin nyo na mas higit kayo sa akin? Yun ang tanong ko. And then, if you can answer that, then magpakitaan tayo. Magpakitaan tayo. Ha? Kung anong meron kayo, kung ano rin ang meron ako. Yun lang. Okay? So, in order not to be judged, don't judge. Dahil hindi mo alam na, nag-judge ka ngayon, pero hindi mo alam na gina-judge mo, mas higit pa pala sa'yo. Okay? Don't judge somebody because of the temporary situation. Huwag mong ibase kung ano yung nakikita mo ngayon dahil hindi mo alam na bukas sa makalawa, oh my God, yung palang tutulong sa'yo. Paano yun? Ha? Para kung ibabase niya na, ba't kita tutulungan? Eh, di ba sinabihan mo ako na ganito ako? Ha? O gusto mong mangyari yun? Gusto mo bang mangyari yun? I'm sure not. Kaya, mag-isip kayo. Amen? Alright.